Kasabihan ng araw na marami pa mga kabayo na pinapakain yung mga tao dahil uso pa yung kalesa, sabi, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Bali, wala nga naman yung pagkain kung yung papakainin na matay na. What's the point na didiligin mo yung halaman kung nalanta na at natuyo? Dapat ang mga mabubuting bagay, nasa oras, hindi huli. Yan ang ating pag-aaral ngayon, wisdom in speed. Father, thank you for your goodness, for your mercy. Thank you, Lord, for your grace that we are still on our feet and we are free to worship you. Forgive us our sins. Cleanse us, O God, from our iniquities. Make us whole. Open our eyes and ears so we can behold your glory and receive blessings from you. Dala-dala namin, Panginoon, ang mga puso na naghihintay ng pagpapala. Dala namin ang aming mga offerings sa iyo, ang mga pasalamat. Nawa tanggapin mo lahat ito at punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Protect us from lies and falsehood. Protect us, O God, from people who betray our trust, people who take advantage of our weaknesses. Protect us and let us see, O God, the many wonderful deliverances that you give to your people. Enable us to live life the way you want it lived. At nawa ang kabanalan mo siyang maghari sa aming buhay. Payapain niyo po kami ngayon, Panginoon, paginawahin ang aming katawan kung may dinaramdam. Patahimikin ang aming loob, ang aming puso, at nang sa ganon, ang aming buong pagkatao maitutok namin sa inyo. Ang inyo pong mensahe, ang aming pagkain, nais naming lasapin ang iyong kabutihan. Turuan niyo po kami patawarin, linisin, hugasan, palakasin. Sa mga aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Aanhin pa nga naman ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 5:25-26, "Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you're still with him on the way, or he may hand you over to the judge. And the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny." So, ang sabi ng Panginoon dito, kung merong nagde-demanda sa iyo, merong taong kakaladkad sa iyo patungo sa hukuman, makipag-ayos ka na. Kailangan makipag-areglo ka na agad. Kasi pag nakarating pa sa hukuman, may involve pa ang mga lawyers, may involve pa ang mga judges, baka mamaya mahuli ang lahat. Matalo ka rin lang, anong gagawin? Sisingilin ka, makukulong ka, at di ka pawawalan hanggang hindi ka nagbabayad ng lubos, matapos na ikaw ay makulong pa. So there's wisdom in speed in trying to fix things with people who have something against us. The Lord says, you settle before you get to court, before you face a judge or the prison officer. Settle before you are thrown into prison and made to pay in full. Move, therefore, before it gets bad. Or before it gets worse, or before it gets to its worst situation. Ano po yung teaching dito ng Panginoon? Very, very clearly, move early to solve a problem. And very importantly, it is interrelationships. Mga problema sa ating pakikipagkapwa, sa ating pong pakikitungo, yan ang, sasabihin niya, bago lumala, ayusin na. Move before battle lines are clearly and irreversibly drawn. Pagka merong nakaakma pa lang na mag-aaway, makipagkasundo na kasi pag luminaw na yung away, may mga nagkampi-kampi na, mas mahirap na naayusin pa yan. Move to avoid bigger loss. Luke 14:31-32. Suppose a king is about to go to war against another king. Will he not first sit down and consider whether he's able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000. If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for the terms of peace. Dito po nag-umpisa yung konsepto ng embassy. Pag meron daw magkaaway na dalawang hari at ang mga hukbo nila ay magsasagupa, kailangan alam nitong magkabilang panig kung gaano kalakas yung kalaban. At pag naisip mo na hindi mo kayang talunin yung kalaban, para na lang makaiwas sa maraming mga pagkawala ng buhay, loss of limb, life, and property, what do? You send an embassy. Magpadala ka ng ambassador, sugo, makipagkasundo, makipag-ayos.
At kung hingan ka ng mga damages, bayad, multa ng kalaban, mas mabuti pang bayaran mo na lang yon kaysa sumagupa ka sa gerang talo ka naman. In other words, yan din naman ang sentimiento ni Jose Rizal. Akala ng mga iba ay laban siya sa tayo ay maghimagsik laban sa Espanya. Pero pag binasa niyo kayo mga sulat, between the lines, it's very clear na gusto niya, kung lalaban ka, panalo. Ngayon, kung talo ka rin lang, huwag ka na muna ng lumaban, magpalakas ka, mag-aral ka, at nasa ganun, pag lumaban ka, panalo ka. Kasi sabi, dadami lang maaapi, dadami lang ang luluha, dadami lalo ang pagdurusa, wala rin namang nakamit na tagumpay. So kung hindi ka naman mananalo, makipagkasundo ka na lang. At sa relasyon na personal, kahit pa nga ikaw yung manalo sa dulo, mas mainam pa rin magkasundo. Kasi kung ang tao malapit sa'yo, mahal mo, nagmamahal sa'yo, naglabanan kayo, kahit manalo ka, ang totoo nun, talo ka pa rin. Kasi pinakamahirap yung nawawala sa'yo yung puso ng isang taong mahal mo o minamahal mo. Kahit pa nga, on the surface, you seem to be victorious. Ephesians 5:16 says that we must make the most of every opportunity. The opportunity to be saved, the opportunity to know God, and in daily life, the opportunity to make peace with people. Kaya naman natin makigulo, kaya natin makigyera, magsusurvive din tayo na may kaaway, kahit tayo nadadamage, nakakaganti rin naman, nakakadamage tayo, pero di ba mas maganda yung buhay na mas payapa, mas tahimik, mas masarap mabuhay sa ganong paraan. So the teaching of the Lord, especially about settling matters with people who have something against you, is that we must move while the adversary has not yet invested much time, much effort, much resources. Meron ka talagang ginawa ng mali. Kaysa magbayad pa siya ng abogado, magbukas ng kaso, lumaki ang issue, dumami ang kanyang oras, pera, lakas na naibuhos doon sa laban sa'yo, mas mahirap na siyang patahimikin noon. Mas mahirap nang pahupain ang kanyang loob, mas mahirap na siyang pakiusapan. Kaya ang sabi, bago lumala, makipagkasundo ka. Move while the adversary, the other party, is still small in number. Kayo palang dalawa yung nagkatampuhan, makipag-ayos ka na. Hindi yung bukas, next week, next month, marami na siyang nakwentuhan. May mga kumampi na sa kanya, may mga kumampi na sa'yo. May mga nagsusulsul na sa'yo at sa kanya. Mas mahirap yun makipagkasundo. Kaya kahit sa mga rally, mga political rallies, ang policy noong nakaupo sa kapangyarihan is to avoid critical mass. Kung ikaw yung china-challenge, ikaw yung nasa puwersa, may nagra-rally, kailangan konti pa lang sila, sugpuin na, pigilin na, pauwiin na, kasi baka dumami, mahirap ng kontrolin. Policy yan ng mga enlightened, powerful people. E may kumukontra sa'yo, may lumalaman sa'yo, hinahayaan mong dumami, hindi mami, lugi ka. Kaya kung ikaw naman, gusto mo talagang mangontra, magparami ka agad, mabilis. Hindi ang bagal-bagal yung dumami, napauwi na kayo, wala nangyari tuloy. Because critical mass is important in any struggle. Ngayon, kung may kaaway ka, ang dami nang nasangkot, mas mahirap nang makipagbati. Move while the judges are not yet involved. And very especially, move while the lawyers are not yet involved. Hindi naman lahat, pero syempre, ang mga abogado gusto kaso. May abogado ba naman magpapayo sa iyong makipagkasundo ka na lang? Siguro mga Christian lawyers. Pero siyempre, ang abogado, nabubuhay siya sa kaso. May acceptance fee, mayroong fee every appearance, eh ba't yung gustong walang kaso? Parang surgeon, ang gusto niya, operahan ka. Kahit dumating ka na may kulite, i-amputate niya ang leg mo, eh, surgeon siya. Gusto niya mag-opera. So pag lumapit ka sa mga ganito, mga legal people, ang gusto niya laban, bakbakan. Kasi doon lumalabas ang galing nila, doon sila kumikita. Kasi sabi, bago masangkot ang mga taong ito, kailangan makipagkasundo ka na. Move while the law, the legal system, is not yet involved. Move while the damage is still small and the stakes are still low. Or else, ang sabi ng Panginoon, you may be handed over to the judge. Kung sino mang judge yun, hindi naman kailangan laging sa legal system lang may judge. Audience nga, yung mga meron, judges yan eh. Nagpapataw yan ng guilty or not guilty verdict kahit na nakikipagkwentuhan lang. Move while you may be, or you may be handed over to other people's opinion and measurement and to your prison officer, whoever that prison officer and whatever prison that might be. Move or you may be made to pay up
to your utter poverty. Pag ang tao hindi mabilis kumilos para paliitin ang danyos, nagkakaproblema. Kaya may kasabihan sa Ingles, a stitch in time saves nine. Yun daw, isang tahe, isang sulse na nasa oras, makakatipid ng siyam na sulse later. Kung kailan napilas na, tsaka mo patatahiin, mabuti patahiin mo na, palakasin mo na, bago mapilas yung tela. So, isang gawa mo before the damage is worth nine of the same gawa after the damage. Kaya mas mabuti yung pigilin mo ang iyong bibig kung ka nalang magsalita, kesa nagsalita ka na, tapos ngayon, sorry ka ng sorry, dahil nakadamage ka na. How else do we apply Jesus' teaching? Ang Panginoon yun, halos 2,000 years ago, sabi niya sa mga kausap niya, pag merong may galit sa'yo, dadaling ka sa court, ang gawin mo, makipagkasundo ka agad. Paano natin i-apply sa buhay natin ngayon? We have to identify who could be your adversary. Sino ba ngayon ang kalaban natin? Sino ba ang mayroong giyera laban sa atin? Sino yung may mga hinaing? Sino yung may mga reklamo laban sa atin? It could be your spouse. Mas madalas yan. Mas madalas nag-aaway ang mag-asawa kesa yung magkaaway lang at magkaiba ng partido sa politika o kaya magkaiba ng relihiyon o magkaiba ng mga panilindigan na politikal. Mas madalas may pinag-aawayan yung mag-asawa. Your spouse could be your parent or your child. Ang daming pag-aaway, pagtutungkali ng magulang at anak. It could be your brother or sister. It could be your friend or your sweetheart or partner in life. Your workmate. Malaking tunggalian yan yung magkakasama sa isang kumpanya. Mas madalas ka makipagbanggaan sa kasama mo sa kumpanya kaysa dun sa nagtatrabaho sa ibang kumpanyang kalaban ng kumpanya nyo. This is the irony of life. Kung sino yung kakampi mo dapat, kasama mo araw-araw, mas madalas mo pang awayin, o mas madalas makipag-away sa'yo at maging unhappy sa'yo kesa yung tunay mong kakompetensya. Your adversary could be your business associate or your neighbor. Hindi ka nga nakikipag-away doon sa taong nakatira sa Norway, pero yung nandyan lang, ilang metro lang layo sa bahay mo, kamisa niya, nakalaban mo araw-araw, hindi para ka nakatira na may katabing lason kasi yung kaaway mo malapit sa'yo. That's not the way to live. Kung mahilig ka talaga mang away, awayin mo yung mga taga-Sahara, mga taga-Tonga, malayo-layo yon. Pero yung kapit-bahay mo, aawayin mo, di araw-araw naiinis ka, naiinis din siya sa'yo. Ang mabuti nga, wala kang awayin kahit sino, kahit malayo, mali na nga kahit malayo, doble mali kung malapit yung kaaway mo. So whoever your adversary, the ironic thing is that we tend to make war mostly with those who are close to us. Parang sarili mong sapatos, nilalagyan mo ng bato at tinik sa loob at isusuot mo, ikaw ang nahihirapan. Kasi kadikit mo, malapit sa'yo. So ang sabi ni Jesus, alam niyo naman ang Panginoon, sabi niya, I came that you might have life and have it to the full, have it abundantly. Sabi niya, tahimik dapat ang buhay mo. I like you to have peace. And one of that, and one of the ways, is to settle matters quickly. Na-identify na natin mga kapatid, ha? Sino ba ang inyong kalaban sa buhay? Sino ba ang nilalabanan nyo, lumalaban sa inyo, nakikipag-away sa inyo? Makipag-ayos sa kayo bago lumala. Hindi na mahalaga kung sino yung mali. Kung sino yung nauna na gumawa ng mali. Kaya tumatagal ang gulo kasi nagpapaligsahan yung mga contestant kung sino ang nauna na gumawa ng mali. Sasabihin mo, siya ang nauna. Sasabihin naman ng kabila, ikaw ang nauna. Wala naman taong aamin, ako yung masama, ako yung magulo. Ako yung nang-aaway. Wala namang ganung tao. Pag nakakita ko ng ganung tao, hahangaan ko pa siya. Wow, ang galing mo. At least alam mong magulo ka. Pero ang tao, laging on denial. Hindi ako. Ako ang kawawa. Ako ang api. Ako ang martir. Eh, yung kabilang partido, yun din ang iniisip. Kaya hindi kayo magkakasundo. Pareho lang kayo na iniligtas ang sarili sa pananagutan at inilalagay yung sisi sa kabilang partido. Dapat makipag-ayos bago lumala. Kahit sa pang-unang gumawa ng mali, kung hindi ka nakipag-ayos, mali ka na rin. Pareho na lang kayo. Mahalaga pa ba kung sino yung nauna? Ang nagiging mahalaga na nito, sino yung huli na gumawa ng mali? Yung mas recent. Is it primacy or recency? What is the importance in being the first or the last to commit an error or to shed blood? Makipag-ayos bago tumagal. Ang problema, sa tumatagal na problema, mamaya, hindi nyo na nga alam kung ano talaga yung problema.
Nararanasan nyo ba yan? Meron kayong kaibigan, meron kayong sweetheart, meron kayong mahal sa buhay. Mga tatlong linggo na kayo hindi nagte-text. Hindi mo lang yun maalala, bakit nga ba kami hindi nagte-text? Sabi mo, eh kasi hindi naman siya nagte-text eh. Siya naman sa kabila, yun din ang iniisip. Eh, siya rin hindi nagte-text. Mamaya hindi nyo lang alam kung anong pinagmulan. Pero tumatagal, lumalabo ang issue. Kaya dapat mabilis, madali. Dumadami ang kasangkot, nagkakaroon mga kakampi, lumalaki ang damage. Tumitigas ang loob ng mga kasangkot, mas humihirap magkasundo. Yung problema, habang tumatagal, tumitigas ang puso mo. Kaya dapat hindi pinapayagang tumagal. Proverbs 17:14, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. Yung dam, nag-iipon ng tubig, matibay, pero pag nagkaroon ng kahit konting crack, may konting mga patak ng tubig na lumabas, it's only a matter of time, sasabog yon. At pag sumabog na, hindi mo na maipon, mapigil ang tubig. Mahirap kontrolin pag sumabog na. So, pag mayroon tayong conflict, huwag nyo nang papaabutin sa pagsabog. Bumati na, makipag-usap, magpaliwanag, bago magkaroon ng hinanakit. Ang simula lang naman yan, hinanakit eh. I seldom hear these words anymore, but they are very, very profound. It speaks of our kalooban, ha? So, ano yung loob natin? Nag-isal ka lang, hinanakit. Wala namang kwenta yung hinanakit eh. Kumain lang siya, hindi ka naalok. O kaya, pumasok sa room, hindi agad na good morning sa'yo. Hinanakit lang. Hindi mo pwede isumbat, hindi ka pwede manggulo kasi ang babaw, maliit lang. Hinanakit lang eh. Pero hinanakit na yan, pagka hindi naayos, nagiging tampo. Mamaya, hindi ka na rin kikibo, hindi ka na magte-text, hindi ka na mang-aalok din, kasi nauwi sa tampo. Ang problema sa tampo, pag hindi nabibili, hindi napapansin, nagiging sama na loob. Malaki na ngayon yan. Dabog ka na ng dabog. Hindi na maipaliwanag ng parehong partido, ba't ano nalaki na ng gulo namin? Pero ang pinagmulan lang, isang hinanakit na hindi naibulalas, isang tampong hindi nabili, naging sama ng loob. Yung sama ng loob na hindi mo madil magiging galit, namiya, magkagalit na kayo. Lumalala na. Pag tumagal ang galit, nagiging muhi, nagiging poot. Sasabihin mo na, I hate you. Bakit? Ang pinagmulan nito, pumasok ka sa room, 3 seconds na, hindi ka pa kumikindat sa akin. Pero ngayon naging hatred kasi pinalaki. Lumalala, lumalaki pag di inaagapan. Kaya ang sabi ni Jesus, settle at once. Kasi pagka hindi yan na-settle, you take offense, then may inis ka na, palala ng kalala. Sabi sa Biblia, outdo one another in showing love. Outdo one another in giving honor to the other person. Kaya pag ganun ang nangyari, walang tatagal na away. Kaya ang gusto ni Satan, magtagal. Because Satan is a god of war. He is a sponsor of everything that is not nice between people and among people. So, bubulagin ka niya. So, sabi niya, ba't ikong uuna, siya naman ang mali. Mag-a-appeal siya sa iyong pride. Mamaya, lilituhin ka na niya kung ano talaga yung problema hanggang hindi na yan malulutas. Sabi ni Lord, settle. So, it's important to talk about how to settle. Paano nga ba makikipag-ayos? How do we settle with the people who have things against us? Employ good, wise, and diplomatic timing. And that timing is to be quick. Proverbs 13:10, pride only breeds quarrels. Bago mag-take over yung pride, bago umandar ang yabang, pagiging makasarili, kumilos na. Do not let pride delay, stop, and prevent from settling quickly. Jesus wants you humble, Satan wants you proud. Because proud people get into fights and quarrels. And when you're into fight and quarrels, you have no peace, and Satan steals, kills, and destroys. Sabi ni Lord, I have come that they may have life and have it to the full. Anong uri ng buhay, anong quality ng buhay, kung wala kang peace? Walang kwenta, hindi masarap kumain, hindi masarap matulog, hindi masarap magpahinga, hindi ka ganado magtrabaho kung kaaway mo, kalaban mo, mga taong mahalaga naman sa'yo o nagpapahalaga sa'yo. Lumalala, bumibigat pag tumatagal.
1 Thessalonians 5:21, hold fast to what is good. In Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. A time to speak, a time to answer, a time to send signals and messages of being sorry, if you are. A time to send signals of apology, and you must also send signals of accepting apology. Marami naman paraan ng pagsasalita. Meron mga verbal, pwede mo sabihing sorry. Pero meron naman nagpapadala ng pakwan o nagpapadala ng paborito mong champoy. Sorry na rin yun. Kailangan magpadala ka na rin in return. Sumagot ka na kasi the ball is in your court. Mga kapatid, kung yung tao nagbigay na kahit man lang bahagyang-bahagyang signal na gusto niyang makipagkasundo, sagutin mo agad para ma-encourage siya. Parang tennis, nag-serve sa inang bola, kailangan i-serve back mo para may laro. Pag tatlong beses niya nag-serve, hindi mo na ibalik, love. Zero, end of game. Lalong-lalo yung alam mo na nagpapakumbaba. Yung iba naman, papayabang habang may nagpapakumbaba na nga. Nagpapakumbaba na yung tao, kailangan susuklian mo rin ng pagpapakumbaba. Nais ko na habang pinag-uusapan natin ito, gumalaw ang inyong guni-guni. Isipin niyo yung mga taong galit sa inyo, sigurado nangyayari itong mga pinag-uusapan natin kaya lumalala. So, mauna na. Wala namang mawawala sa iyo kung nauna ka. Sabi nga, blessed are the peacemakers. They will be called children of God. Tayo nang mauuna. Mag-respond ka na kung siyang nauna. At huwag nang patagalin. Lalong-lalo sa relasyon natin sa Diyos. Kaya Diyos yung kalaban mo, anong laban mo doon? Makipagkasundo ka na agad. Napapalayo ka, nararamdaman mo, nalalayo ang relasyon mo sa Diyos. Makipagkasundo ka agad, wala kang panalo dyan. Kailangan ayusin agad. Sa kapwa-tao naman, sa pakikipagkasundo natin, how do we do that? We should be discreet. As much as possible, be private and quiet in our approach. Nakita niyo yung discretion and privacy ng mga refined people in the Bible? Habang yung mga iba nagkakandara pa, pinupuntahan si Jesus everywhere and anytime, itong marunong na si Nicodemus, John 3:1-2, a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council, came to Jesus at night. In private, kung kailan hindi nagmamadali si Jesus, tahimik, payapa, doon siya lumapit. Lalo kung makikipagkasundo tayo, mas maganda tahimik. Sarilinan. Kasi kung minsan may audience, pag may audience, nagkakaroon ng performer. Mag-uusap kayong dalawang magkagalit, may maraming nanonood, nang bubuyo. Ang nangyayari ngayon, nagpapaligsahan kayo kasi nagpapasikat na kayo doon sa nakikinig o sa nanonood. Kaya dapat walang masyadong sumasali. Lalo sa away ng mag-asawa. Mag-asawa yan nagmamahalan yan. Huwag mo lang guluhin, huwag mong bulungan ng mga malimpayo. Magkakasundo yan, mag-asawa yan May pagmamahalan. Nagkakaroon lang ng gulo, pero may pagmumula na mabuti yung pag-iibigan nila. Lumalala lang pagka yung mga biyenan, mga hipag, pakikialam. Sasabihin mo agad sa anak mo, umalis ka na sa asawa mo, sa amin ka na, bumalik ka na. Maling payo. Liba na lang, binubuhusan siya ng kumukulong langis, sinasakal, tinutusok siya ng pangkudkod na nyog, pauwiin mo nga, dahil nanganganib ang kanyang buhay. Pero, kung hindi naman ganoon, ang payo siyempre sa mag-asawa magbalikan. Kaya yung mga iba hindi nagkakabalikan, binubuyo ng mga sarili-sariling magulang. Magulang naman, may edad ka na, siyempre, if nature would follow its course, mauna kang gagraduate sa kabilang buhay. O sino ngayon nakasama ng anak mo? Si ate, nakinig sa mga nagbubuyong kapatid, iwan mo na yung bayaw namin, dito ka na, sa mahal ka namin. Sa kanikanyang pag-aasawa later, si ate, nag-iisa sa buhay. Okay, nagpapapakinig sa mga nagbubuyo ng mga kamag-anak. Mag-asawa, dapat balikan. Unless life is in danger because somebody is probably insane or somebody needs clinical treatment. Dapat ganun. Lumalala kasi maraming kasali. Matthew 18:15, if your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you have won your brother over. Meron kang gustong kausapin, kayo lang. Kasi yung tao, kailangan ibaba niya yung pride niya para tanggapin yung point mo. Kailangan magpakumbaba para baguhin yung pamamaraan niya, para makipagkasundo. Mahirap pag may nanonood na iba. Umaandar ang yabang. Kaya mas maganda at tahimik na pag-uusap.
Take away the pride factor from the equation. Peace becomes easier to achieve. And of course, use gentle words. Soothing, kind words. Not agitating words. Napapansin niyo ba, mga kapatid? May mga tao, pag nagsalita, ang inuuwian, away. Kasi oras na nagsalita sila, maanghangang salita, maaskad, mabagsik, malupit, masakit, mahapdi, makirot ang dating ng kanilang mga salita. At kung kayo yung laging napapaaway, magsuri ng sarili. Baka hindi nice ang bitaw ng salita. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Pagbanayad ang sagot mo, galit na galit man ang kalaban mo, humuhupa ang galit. Ikaw talaga, wala ka nang ginawang tama, mali na naman ang ginawa mo, wala ka nang ginawang mabuti sa pamilya natin, ang sagot mo, talaga nga pong kulang ako sa kaalaman, patawarin niyo na po ako. End of conversation. Pero pag sabi ka, bakit? Ginagawa ko nang tama, may ginagawa ko tama, nakikipag-away ko, pakahaba. Pero huwag niyo lang pababaan ng tono para lang matigil na yung kalaban niyo. Hindi ganun. Dapat talaga mababa yung tono. Kasi pagka ikaw, kinakanti ka na ganyan, tapos hindi ka na gumagante, ano pang gagawin niya? Dititigil na siya. Humahaba kasi nilalabanan. Pag ang salita masakit, ang tao nagiging defensive. And offensive pa nga. Kaya sabi nila, lahat nakukuha sa mabuting usapan. No? Kailangan eh, binubutihan ang pagsasalita. Proverbs 25:15, a gentle tongue can break a bone. You really want to deliver a message that really has to break a bone? Use gentle words, not harsh words. Oras na nagpaulan ka ng mga punglo, mga palaso, mga patalim ng mga salita laban sa kapwa, magsusuot siya ng armor. Magsasara siya ng pinto, gagawa siya ng fortress, at papaputok ang kanya ng kanyon. Kasi offensive ka eh. Pero kung banayad ang dating mo, walang ka-defense-defense yung tao, huwag mo namang sasamantalahin yun, nasaktan ang kalooban niya. Pero mas nakikinig ang tao pag hindi tumitigas ang kanyang puso. So, ba't mo gagalitin? Kuminsan, wala tayo na-achieve. Sabi mo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, pero ito yung sinasabi mo naman, pasigaw eh. Ang takal-takal lang ang pinagsasabihan, pero pagalit. So yung tao, hindi niya naiasikaso makinig sa sinasabi mo. Ang inaasikaso niya, idepensa yung sarili. Kasi ang tingin niya, ina-attack siya. So, nice words. Mahalaga ang salita. Kaya sabi sa Matthew 12:37, for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Sa pagbibitaw mo ng salita, mapapawalang sala ka, o kaya ikaw ay mahuhusgahan. Does your speech soothe or agitate? Kulang na kulang ang marami sa atin sa pagsusuri ng sarili sa ganyang bahagi. Pag nagsasalita ba ako, nakakagalit ba ako, o nakakatuwa? Naiintindihan ba ako, o yung tao ayaw ko intindihin kasi nakakainis ang style ko? Kailangan nating iniisip. And when we make peace, when we are trying to settle, stick to your goal. Arrest, contain, undo, repair, damage. Makikipag-usap ka sa pinsan mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo, sa tatay mo, sa biyanan mo. Anong goal mo? Solve ng problema, di ba? Therefore, huwag ka magbubukas ng ibang problema. Avoid opening old or new wounds. Kasi kuminsan, ang problema nyo lang, kanina, maliit na bagay, pero pag nag-usap na kayo, uungkatin mo pa yung last year. Uungkatin mo pa yung 10 years ago. Lumaki ang scope. Willing na sana siyang magpasako, pagpatalo, sumurrender kasi maliit yung pinag-uusapan. Pinalaki mo, lumalaki na ngayon yung babayaran niya, magiging defensive. Kailangan ko ano lang yung subject. Na-offend ka sa ginawa niya kanina, tama na. Hindi na yung tanda-tanda mo pa noong April 2, 1972, ginawa din niya yun. Tsaka noong March 8, 1994, 3 o'clock p.m., umuulan-ulan pa. Tanda-tanda mo lahat, no? Tapos, hindi lang yung pagkakamali ang issue, bubuksan mo pa yung iba. Sabi mo pa, yung mga ibang pinsan nga natin, galit din sa'yo. Mga kapitbahay natin, naaasar lahat sa'yo yan. Pinalaki mo na, hindi malulutas. Because the person will stiffen up and will be defensive.
Kaya dapat walang mga foolish arguments. Every issue you put on the table will help solve the problem and not actually enlarge it. 2 Timothy 2:23, do not have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. Konteksto naman ito, doktrina. Pero yung general truth can be applied. Matino lang na usapan, huwag mong papalakihin. Ayusin yan. And of course, take your part of the blame. Hindi na uso ngayon yung win-lose. Dapat win-win. Gusto mong masolve ang isang problema, may panalo siya, may panalo ka konti. May uwi-uwi siyang premyo, may uwi ka rin. Hindi winner take all. Hindi ikaw lang ang nanalo, tapos siya ang talo buo. Kailangan pareho kayong merong isusurrender, meron kayong parehong ganansya sa usapan. Take your part of the blame. Do not put all the blame on the other person. And if it is proven that you have really wronged a person, may nakuha ka na wala sa kanya, may na-damage, offer to pay justly. To say sorry is not enough. You have to restitute. May damage sa tao, sasabihin mo, sorry lang. Nasunog mo yung bahay niya, sorry. Hindi bali, bibigyan kita ng lumang tupperware. Yun lang, matapos susunugin yung buong bahay niya, kailangan, willing ka. Hatiin mo yung bahay mo, ibigay mo yung kalahati sa kanya. Ganun lang talagang sorry. Nagbabayad. Otherwise, salita lang. Pag sinabi mong, alam mo, I'm sorry na na-offend kita, gagawa ka ng paraan para magbayad. Leviticus 6:2-7, if anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving his neighbor about something, he must return what he has stolen or taken by extortion. He must make restitution in full, add a fifth of the value to it, and give it all to the owner. Nakita niyo itinuturo ng Biblia? Kasala ka, may dinaya ka. May nakuha kang hindi mo dapat kunin. Nakuha mo sa pandaraya, sa panlilinlang, sa deception, o pinilit mo by extortion. Kung magbabayad ka, sabi, buo. At plus 20% interest. Add a fifth. Biro mo na daya mo siya ng 1,000 noong araw, ibabalik mo ngayon 200. Sa katunayan, kahit nga 1,000 yung ibalik mo, kulang na yun kasi yung cost of money. Eh yung interest, kung yung 1,000 niya inilagay niya sa bank, taon na ang lumipas, dapat 1,300 na yun. Ibabalik mo, 1,000 lang, lugi siya. Kaya sabi, dadagdagan mo pa yan. Kung hindi mo pa kaya magbayad ngayon, mag-promise ka. Ipakita mo na willing ka talaga. Kasi hindi ka totoong sorry pag di ka nagbabayad. Hindi ka willing to be inconvenienced for your convictions. Si Luke, sa Luke 19:8, si Zacchaeus, nandaya na maraming tao sa paniningil ng buwis. Nung nakilala niya ang Panginoon, nagbagong loob, Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Siya hindi lang 100% plus 20%, 400% ang ibabalik niya. Ganun siya kasori. Kitang-kita mo. Paano mo hindi patatawarin ang ganitong tao? Inagaw-agaw yung asawa mo, tapos sabi siya, "Sorry ha." Pero hindi isinosole. Anong sorry yon? Kailangan magsoli ka. Pagbayad ka, magbayad ka pa ng interest. People generally don't like quarrels. They don't like prolonged fights. Generally, people accept sincere apologies and just payments. Generally, people warm up to gentleness. Sabi sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath. So kung may nagagalit sa'yo at ang tagal-tagal na, hindi pa humuho pa ang loob, maaari nagkukulang ka, kapatid, sa gentleness. Nagkukulang ka sa magandang approach. So be quick in settling, in making peace, especially with loved ones, with business associates. Kahit sa sakit, di po ba? Mabilis gamutin pag naagapan. Yung sakit, huwag nang palalain. Kahit sa galit. Ephesians 4:26-27, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. And do not give the devil a foothold."
Sabi, galit ka, huwag mo nang patagalin. Kung hindi ka napapansin, ipaliwanag mo kung ba't ka nagalit, sabihin mo, baka gusto niya magpaliwanag, makipag-ayos. Pag pinatagal mo yan, sabi, bibigyan mo lang ng landing strip si Satan. May foothold. Alam niyo ba yung foothold? Ang hirap niyan eh, pagka nagka-foothold si Satan. May mga kamag-anak kayo na konsumisyon. Ayaw niyo sila mapagkikita. Pero merong isang anak niyo, yung kamag-anak niyo, nakitira sa inyo dahil nag-aaral. Yung nakitira sa inyo, foothold yon. Dahil eto, dadalawin siya ng nanay niya, dadalawin siya ng tatay niya, maangkan-angkan nila, makikitulog sila doon. Kunwari, magdadala ng 1 kilong bigas, pero 5 silang kakain, 3 araw sa inyo. May foothold eh. Kaya iniiwasan mo rin kung sinong napapangasawa ng anak mo dahil nalagay ngayon sa bahay mo yon, may foothold. Lahat ngayon na kamag-anak nun, nasa'yo, may foothold. May entry point. Eto, sabi, yung anger, foothold ni Satan. Pag may galit ka, may kakampi siya sa loob. Pwede niyang dalawin, puntahan, may kasama pa siyang maraming ibang demonyo. Napapahama ka lalo. Sabi, yung anger, alisin mo sa buhay mo. Kasi pag nasa puso mo yan, meron ngayong landing right si Satan sa'yo. At kung yan, eh, nasa kapwa mo, galit din siya sa'yo, alisin mo, baligtarin mo. Hindi ikaw yung galit, pero galit sila sa'yo. Makipagkasundo ka. Sabi nga ni Lord sa Bible, eh, if you are offering your gift at the altar, and remember that your brother has something against you, leave your gift, first be reconciled with your brother, and when you have already been reconciled, then go back and offer your gift. Sinasabi ng Panginoon, gusto mo mag-alay sa Panginoon, gusto mo magsimba, gusto mo magpaka-Diyos, pero alam mo, hindi ikaw yung galit, pero siya yung galit sa'yo. Makipagkasundo ka. Sabi ng Diyos kasi, nakikipagkasundo ka sa akin, tapos kagalit mo yung mga kapatid mo, anong katuturan nun? Dapat kayo-kayo muna yung magkakasundo. At yan ay makakabuti rin sa'yo. One less enemy, one more friend will always make your life better. Yung galit, nagiging landing strip ni Satan sa atin. Ano pa? Pag tayo may kaaway, magkakaaway tayo, lalo mahal yun sa buhay, loneliness. Magkagalit kayo mag-asawa, tapos hindi kayo nag-uusap, pareho lang kayong malungkot, mas madali kayong tuksohin ni Satanas na magsaksil. Kasi malungkot kayo eh. Another foothold. Pag marami kayong kaaway, most of the time you'll be alone. And when you're alone, you're easy to tempt. You're easy to deceive. Madali kang palungkutin hanggang mamaya, binibilang mo na ang mga tala. Kasi malungkot ka, wala ka magawa. At yung walang magawa, ayaw na ayaw ni Satan yan. When the devil sees you doing nothing, he will put you to work. Kasi masipag siya. Hindi pwede sa kanyang wala kang ginagawa. Lalagyan kanya ng maling ginagawa, kaya dapat punong-puno ka ng tamang ginagawa. Yung nagagalit ka, you desire for revenge. That's another foothold of the devil. Gusto mong gumante. Gusto mong makaisa rin. So ano mangyayari? Dadayain ka ni Satanas. Maraming nagiging bunga pag may galit na kinikimkim. Ikaw o yung kalaban mo. Sabi, do not let the sun go down on your anger. And extend that, brothers and sisters. Do not let the sun go down on the other people's anger. Matthew 5:23-24. Therefore, if you're offering your gift at the altar, and then remember that your brother has something against you, the Lord speaking here, leave your gift in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. It's a higher form of religiosity, a higher form of offering, a higher form of spirituality to reconcile with people who have something against you. And not only reconcile, but reconcile quickly. Ano yung greatest loss sa buhay, mga kapatid? Sabi ng iba, puhunan, nalugi sa negosyo, great loss. Totoo. Bahay, natunog, natabunan ng lahar, inanod ng baha, great loss. Mga inipon mong alahas, nanakaw, great loss. Pero may hihigit pa bang kalugihan? Doon sa tao, kasama mo mula bata ka, o kasama mula high school, mula elementary, mula nung college, whatever, mula nung ikasal kayo, mula nung nagkilala kayo, kasama mo, nagtulungan kayo, nagmahalan kayo bilang either sweetheart o magkaibigan o magkamag-anak, you share each other's lives, you share time, you share resources, tapos nag-away kayo. Hindi na lang kayo,
hindi magkaibigan, magkaaway pa kayo. So lahat ngayon ang alam niya laban sa'yo, gagamitin niya laban sa'yo. Sabi niya, allergic yan sa ganito, kaya dapat padalhan natin ng mga bagay na pag binuksan niya, ma-allergic siya. Alam niya kasi. Pwede kayo magkaroon ng bagong kaibigan. Pwede kayo magkaroon ng bagong kasama. But you cannot make old friends. You can only just keep them. And when I say old friends, I mean brothers or sisters. Biological brothers and sisters, spiritual brothers and sisters, parents, children, cousins, friends, spouse, old friends yan eh. Pwede nating linlangin ang sarili natin na mabubuhay tayong wala sila, pero di ba mas mainam na nandyan sila? Di ba mas mainam na pag nakikipagkwentuhan ka, alam niya yung ginawa niyo ng elementary, nung naligo kayo sa ilog, na tinuklaw ka ng sawa, yung... Alam niya, hindi mo kailangan i-define yung terms kasi ka-share mo siya. Alam niya, you share the same definition. Precious yun ah. Tapos mag-aaway kayo, mawawala siya sa buhay mo, magsisiraan pa kayo. Yun ang malaking kawalan. Hindi mo na kayang ibalik ang panahon. Kung may pinagsamahan kayong 5 taon, 10, 15, 20, wala ka nang magagawa para ibalik pa yun at umimbento ng bagong kaibigan na kapalit niya. Ang dapat mo lang gawin, i-maintain siya. At para mangyari yun, dahil ang tao talaga namang nagkaaway, nagkakaroon ng iba-ibang opinion, dapat lagi ka lang nakikipagkasundo. Nang kung ilibing ka, makipaglibing man lang siya sa'yo. O kaya, inilibing siya, makipaglibing ka naman. Iba yung may pinagsamahan. Lalo asawa, bakit ganun-ganun lang na naitatapon yan? Akala nyo kasi madaling palitan. Nabubulag ka kasi doon sa bagong dumadating sa'yo. Pero pagdating ng konting panahon, may kocompare mo, malalaman mo, ay, oo nga, may asset siya, pero may iba rin namang kapintasan. Huwag niyong sasayangin ang mga pinagsamahan. Kung may hindi nababawi, panahon. Hindi yun nababawi. Sagrado, mahalaga, ang pinagsamahan. At na may maintain lang yun, kung nagpapakumbaba, nakikipag-ayos. Bakit itinuturo yan ng Panginoon? Kasi mahal niya tayo. Pag naman makating likod mo, hindi naman kinakamot ng Diyos yung likod mo, di ba? Kailangan may ibang taong kumamot nun. Pagka naman mahina ka, hindi mo naman pwedeng igawa yung sarili mo ng pagkain gusto mo. May ibang gagawa nun, o may ibang o-order, o may ibang magbabayad nun. Gusto ni Lord, maganda yung samahan natin sa kapwa para mas masaya tayo sa buhay. Totoo, kaya mo naman mag-isa. Kaya mo yun, alam ka namang hindi. Pero di ba mas maganda na marami tayong karamay. At nangyayari lang yun, may dumadamay sa atin kung tayo man, dumadamay sa kanila. May nagmamahal sa atin kung nagmamahal din tayo in return. Hindi pwedeng walang balik. Kailangan magtanim ka para ka umani. Halaman man, dinidiligan para mamunga. Lalo ang relasyon. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang humaba ang mga away natin. Narito kayo ngayon, hindi aksidente. Gusto ng Panginoon, makipagkasundo tayo sa mga tao na sa buhay natin. Sayang pagbabalik-balik natin sa church, tapos may kaaway ka naman. Inaalagaan kang galit. May taong galit sa'yo, wala kang ginagawa para ayusin yon. Sayang ang lahat. Kahit magpanggap ka, na ganado kang kumain, pag naalala mo rin yung nawala na sa buhay mo, ng mga mahal mo rin naman talaga, kung aaminin mo, kaka-apekto rin yun sa'yo. Kakabawas na yung saya. Kakatanggal din ng inspirasyon. Nakakapanghinayang. Hindi lang pinag-uusapan sa Kristiyanidad yung buhay na walang hanggan kasama yung mga ulap-ulap. Hindi lang yun. Kailangan yung buhay dito maayos din. Heaven doon sa kabila. Heaven din dito. At ang kailangan lagi natin itinataboy yung mga masasamang espiritu. Yung espiritu ng pakikipag-away. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasuri. Gusto namin makita kung anong pananagutan namin, kung bakit may mga kagalit kami. Ba't may mga galit din sa amin? O bakit kami kuminsan na nagagalit sa kapwa? Kinikilala namin, Panginoon, na mas masarap ang buhay kung wala ang ganito mga negative forces. Ituro mo sa amin kung anong dapat namin gawin para yung hinalakit namin sa kapwa at hinalakit nila sa amin, mawala. Make us sensitive again na huwag namin, Panginoon, na baliwalain kung may nagagalit sa amin. Kahit hindi namin sila kailangan, kahit pa mabubuhay kami nang wala sila, dahil turo mo, dahil kayo yung marunong, turuan nyo kaming sumunod, makipag-ayos.
magbaba ng aming mga pride, magpaganda ng aming pananalita, at nasa ganun, lalong dumami ng pinagmumulan ng kasiyahan ng buhay na ito, at kami man, daluyan ng pagpapala tungo sa iba. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit, hanapan natin ang personal application, yung mga salitang namutawi sa bibig ng Panginoon that we should settle.